andito po tayo ngayon sa John G. Street, Barangay Kaligayahan, Quezon City, kung saan maghahanap po ulit tayo ng tutulungan ni Tatay Rani. Tara, samahan niyo kami! Dito sa Barangay Kaligayahan, Quezon City, inabutan naming naglalaba at abala sa pagtapon ng basura ang 55 years old na si Nanay Adela. Ako po si Adela Bisario, nakatera sa John D., 55 years old, solo parents, isang labandera. May anak ako sa nagtatrabaho. Ay, talaga. Hindi ko kayang, Bakit po? Nahihirapan kasi ako eh. Anong klaseng hirap po? Sige po. Walang sa buhay. Walang senso mo. Matagal na po ba kayo naglalabandera? Oo, matagal na. Sa paglalabandera niyo po, magkano po kinikita niyo? Mababa 400 hanggang 500. Araw-araw po ba kayo naglalabandera? Hindi naman. Sa isang linggo, isang beses lang. May anak ako isa. Tapos siya may anak sa una. Ilan taon na po yung anak niyo, mami? 21. Nagtatrabaho po ba? Oo. Paano yun, mami? Pag naglalabandera kayo, kasya po ba yun sa pang-araw-araw ninyo? Hindi nga po. Ulang na ulang. Tapos ako magkwento sa buhay ko. Naiiyak ako. Okay lang po yun. Bakit po kayo naiiyak, mami? Siyempre, pag nag-interview, ano ko ano sasabihin ko. Sa hirap po ba ng buhay, mami? Ano pong masasabi nyo sa katayuan nyo? Ano pong yung mapapayo nyo sa ibang tao? Maghanap buhay sa nanang maganda. Arangal ko gaya ko na bandera. Para hindi naman ganong magutom. Wala na po ba kayong pantakong dati ng asawa nyo? Wala na, matagal na. Bukod sa paglalabandera ni Aling Adela, nagtatapon din ito ng mga basura ng kapitbahay niya. Ito lang daw kasi ang kaya niyang gawin para makaraos sa buhay. Sa kabila ng pangungulila ni Aling Adela, hindi kayang palitan ng kahit anong bagay ang pagiging positibo sa buhay. At dahil dyan, ibinigay na natin ang munting regalo mula sa hatid tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Salamat po, Tatay Rani, dito sa binigay mo ng pera at saka bigas. Hindi ko akalain na may dadating palang biyaya.